Hi guys, welcome to my YouTube channel, Trip ni Mike. On today's video, I will share something with you guys kung ano-ano mga basic needs na kailangan nyo if you're planning to vlog and be a YouTuber. One of the reasons kung bakit naudlot yung bago-umpisa ko sa pagbablog is because of the equipment or tools or software na kakailanganin. Originally kasi, I'm a travel blogger. Sinusulat ko talaga yung mga previous vlogs ko sa webpage. But blogging has been evolving at nag-boom talaga yung pagbablog sa YouTube and Facebook. And it took me several months to make a decision na gusto ko na talaga mag-vlog. Ngunit ang tanong, kailangan ba talaga ng mga high-end equipment, tools, or software sa pagbablog? Come and join me again at alamin ang mga basic things and additional few equipments or tools na kakailanganin sa pagbablog. Number 1, camera. For beginners like me, mobile phone can do the trick. For now, hindi mo kailangan ng high-end na mamahaling cameras katulad ng DSLR. Kung wala ka pang budget, wag mong i-push na bumili ng DSLR. If may budget ka naman, not necessarily na sobrang mahal, basta okay yung specs and features ng camera mo. In my case, I'm just using iPhone X, that's it. Nagkakatalo na lang sa pagpe-present nyo ng story, good shots, and okay na editing. Number 2, tripod. Ang gamit kong tripod is very basic. Ang maganda sa kanya, may small remote control siya at connected sa Bluetooth. And convertible na rin as selfie stick. I don't recommend to use gimbals yet. Kung hindi ka naman magalaw and pwede kang mag-vlog habang nakaupo, no need to buy unless travel blogger ka. Kailangan mo talaga. Number 3, lighting. Natural light like the sun is the best source for your vlog. Usually, dun lang talaga ako nagdedepende. No need bumili ng halo LED light. Actually, yung study lamp ko ang ginagamit ko if need ko ng additional lighting. Number 4, background. Pwede kayong gumamit ng white curtain as background para iwas clutter kung medyo makalat yung likuran ninyo o malinis na wall o pader. No need bumili ng photographer's background stand saka na pag may budget. Number 5, good voice quality. Kung malakas naman ang boses nyo pag nagsasalita kayo, no need ng lapel or microphone. If mahina naman talaga ang boses ninyo, pumili lang ng lugar na walang source of unwanted noise katulad ng mga taong nagsasalita o nagsisigawan. Tunog ng sasakyan, ingay ng mga alaga niyong pet, o malalakas na pagpapatugtog ng music. In my case, na-realize ko na kahit anong sigaw ko, mahina pa rin ang boses ko. So nag-invest talaga ako sa maliit na microphone. So bumili ako ng smart mic from Hong Kong. This is actually $115 Canadian, discounted na ng 15%. Ang maganda sa kanya, wireless na at connected sa Bluetooth. Maganda siya actually, at least naririnig ko na ang boses ko. Number 6, desktop computer or laptop. Mas mainam na mag-edit ng video or soundtrack sa computer na may mouse imbis na sa mobile gadgets or cellphones. Mas madali at mabilis kaysa sa maliit na gadgets. Mas mainam at malaki yung memory para mabilis at malaki ang storage. Tandaan, videos ang inyong files at kumakain ito ng memory ng inyong computer. If mapupuno na ang memory ng inyong computer, maaaring bumili ng external memory or hard drive upang doon na lang isave ang mga videos na natapos nang i-edit. Number 7, video editing software. May mga free mobile app for editing like Quick. Ang disadvantage lang niya, ang ikli lang ng pwede mong mabuo and mostly hindi maririnig yung sinasabi mo dahil sa soundtrack. For me, pwede lang siya sa IGTV, IG or Facebook Story. If you have Apple laptops, mayroon silang editor na kasama katulad ng iMovie. If you're using different laptop brands or desktop, you can install Filmora. At yun ang ginagamit ko ngayon, yun nga lang magbabayad ka para mawala yung watermark o yung name ng software sa video niya. Number 8, soundtrack. Hindi kailangan bumili ng soundtrack online. May mga soundtrack na pwedeng i-convert from video to audio galing YouTube using this website na nasa screen. Tandaan lang na no copyright or non-copyright yung i-convert yung music. Maaaring i-block ng YouTube ang video na i-upload nyo kapag ito ay copyright. Number 9, sound effects. Hindi rin kinakailangan na bumili ng sound effects from online. Maaari rin itong i-convert from video to audio using this website na naka-flash sa monitor. Number 10, audio editor.
Kung nakapag-convert na ng mga soundtrack at sound effects, maaari na silang ikat individually using this software. Paano nga ikat ang mahabang soundtrack individually? Here's how. Mag-open ng isang file o soundtrack o sound effect na kinonvert mula sa YouTube. I-zoom on track upang mas malinaw na makita ang ikakat na parte. I-highlight ito at i-right-click ang mouse upang i-save ang hinighlight na parte na soundtrack. Ulitin ng proseso upang makabuo ng maraming soundtrack na gagamitin sa inyong YouTube. Sa una mukhang mahirap, parang imposibleng umpisahan ng pagbablog. Pero dahil eager kang ma-share ang positivity, knowledge mo sa mga bagay-bagay, mas engganyo kang matutunan lahat katulad ng pagsasalita sa harap ng camera at pag-i-edit ng video. Masaya sa pakiramdam kapag nakatapos ka ng isang simpleng video pero makabuluhan. At dahil sa paulit-ulit mo itong gagawin, mas magiging madali na lang ito sa inyo. Kaya nga, ang payo ko sa mga beginners or newbie na katulad ko, be authentic, enjoy what you're doing, and be a part of the advocacy. Share kung ano yung pwedeng ma-share sa mga tao at maging isang positive influencer. So that's it guys. I hope makatulong itong i-share ko today. But before we end this video, shout out to my friend and my former colleague sa Rehab Medicine sa St. Clair's Medical Center located sa DN Street, Makati City. Hello, hello dyan kay Miss Arlene Sahagun and her husband, Sir Wendell. Hi dyan sa Maine, USA. Guys, you can follow her on Instagram na naka-flash sa monitor. And for our hashtag, I support local business, shout out to our friend and a former colleague from JRAN English Academy located in Quezon City. Hi dyan kay Ma'am Christy, who's currently living in Toronto, Canada. Guys, like her page on Facebook na naka-flash sa monitor. You can also visit her website, shown on the screen. That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip Ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip Ni Mike. Like my Facebook page, Trip Ni Mike. Thank you for watching. See you again.